Bantay. So, kamusta? So, nandito tayo ngayon sa Bantay Talakay, ang auna-unahang episode ng ating podcast series na binuo ng Promax International Corporation. So, dito babantayan at tatalakayin natin ang sari-saring kaganapan sa ating industriya, animal industry. Upang magkaroon tayo ng karagdagang kaalaman sa lahat ng mga nangyayari at kung ano ang mga posibleng solusyon sa mga ito. Ang video podcast na ito ay sinigawa ng Promax International Corporation para sa patuloy na paghahayag ng mga mahalagang impormasyon na nangyayari sa ating industriya sa kabila ng mga kaganapan tulad ng lockdown at tulad ng COVID-19. Ako po si Axel Martinez, ang animal nutritionist ng Promax International Corporation, ang naatasan magtatanong sa ating panauhin ng mga araw nito. At para umpisa ng ating talakayan, inimitahan po natin ang isang special na panauhin. Ang ating pong panauhin ay isang veterinaryo mula sa UPLB. Tatapos po siya ng PhD on Veterinary Science sa Yamaguchi University, Japan. Ang kanya pong specialization ay Molecular Epidemiology. Nag-aral din po siya ng postgraduate specialization course in poultry production and health, World Veterinary Education in Production Animal Health, OIE program sa University of Luxembourg, Luxembourg. So si Doc po ay associate professor sa College of Veterinary Medicine sa UPLB. So welcome, Dr. Dennis Wally. Magandang hapon sa ating lahat. Ay, magandang araw daw. Salamat sa invitation na Axel, no, sa Promax International. On behalf of UPLB College of Veterinary Medicine, it's an honor and a pleasure to be here with you this afternoon. Ay, thank you, Doc. Na hapon. Sige, Doc, simulan na natin. Unang tanong natin, ang mga kabantay, kay Doc Danny. So, what can you say about the overall status ng ating livestock industry? 2020, no, try na karibuhin muna yung anong mga nangyari this past 6 months. So, 2020 industry news and updates, and yung pinaka-importante later, ano yung mga strategies na pwede natin gawin given the current situation, no? Now, sabi nga nila, 2020 is a year of the metal rat. Actually, ako ay born on the year of the rat. 1994. Mangi ka ba? So, although hindi naman tayo superstitious, pero sabi nila kasi pag rat, ano yan, mahilig mangat-ngat saka destructive animals yan, no? So, mukhang nagtutugma naman, no? Sabi nga nila, year of the metal rat brings calamity to China every 60 years. Simula pa lang nung Opium War, Boxer Rebellion, yung Mao Zedong na great leap forward. And now, ngayon, 2020, no, kung check nyo sa monitor natin, bago pa mag-year 2020, sabi na sa mga news articles, war, famine, coronavirus, Chinese astrologers prophesy the year of doom in 2020. Now, more than that, no, so historically, mukhang maraming nangyayari kapag year of the rat. And kung babalik tayo sa most recent, no, 1996-1997, ito yung Asian financial crisis. And 2008, ito yung the Great Lehman crisis din, no? So ngayon 2020, actually mas nakakatakot yung next year, 2021. Kasi after ng COVID, mukhang sabi nga nila, mas malupit pa sa Great Depression ang pwedeng ma-experience ng global economy, no? Now, maraming nangyari nung 2020, pero let's focus sa mga may direct connection sa ating livestock and poultry industry. Nang una niyan, January pa lang, binulagaan ng Taal volcano eruption. And then of course, we have the continuing ASF outbreak. And then March, we had the NEAT outbreak. And then maraming notable events, we will discuss them later. And of course, itong pinaka-big event ng 2020, COVID-19. Nais malaman ng ating mga kabantay kung ano ba yung naging epekto ng Taal volcanic eruption sa ating livestock and poultry industry. So ano ba yung mga naging lessons na nakuha natin mula doon? Very good question, no? Bago ko sagutin, review muna natin yung Taal volcano, no? Taal volcano review. Actually, it's not a, kumbaga looking on the positive side na lang. So malaking realization yung nangyari nung January kay Taal.
As we will see, no? If we will look at the references, Taal Volcano is the second most active volcano in the Philippines. Of course, yung first ay si Mount Mayon. But take note, Taal Volcano is the most destructive volcano right now, no? Of course, yung nauna ay si Mount Pinatubo kasi sumabog na siya. No? Since 1572, Taal has erupted at least 34 times. And the most memorable eruption occurred in 1754. And take note, yung eruption ay nag-occur ng 200 days. And the 7 months period, no, it devastated Lipa, Tanawan, and the rest of Batangas. And that's the reason kasi nung sinaunang panahon, ang capital ng Batangas ay Taal. Pero dahil sa Taal Volcano, nasira yung area kaya nandipat sa Batangas. Most memorable eruption was 1754, resulting to around 1,000 deaths. No? But as mentioned kanina, so magandang realization yung Taal Volcano. Kasi kung babalik tayo nung elementary natin, no? Akala natin yung Taal Volcano eh, itong nasa picture na ito. Yung pala yung totoong Taal Volcano eh, mas malaki. Sa tawag nila eh, caldera. Mukhang since bata pa tayo eh, na-fake news ata tayo. Ayun, isa sa mga realization. But yung second, buti na lang na medyo mild lang yung eruption na nangyari. Regarding your question, anong epekto niya sa livestock and poultry? So not so much, but ang naging main problem that time, of course, yung ashfall. As we all know, ashfall is very dangerous sa animals kapag nakain yan. Depende sa kind ng eruption. No? Pwedeng, yung eruption kasi pwedeng rich in sulfuric acid, pwedeng rich in hydrochloric acid or fluorine and other harmful molecules. Now, as you will see sa ating screen, basic schematic diagram, no? Kung ano nangyayari during an ash fall. But luckily, mild lang. No? Mild lang yung naging eruption and na-control naman. No? So basically, it's all about preventing contamination of feeds ng ash, proper curtain management, proper ventilation, and then sa egg products naman, no? Kasi Batangas ito na on the basket, ng egg basket of the Philippines, proper and immediate collection ng eggs. Now, during this time, no, wala pa si COVID, pero natuto rin tayo na napakarami palang klase ng mask. So, merong surgical mask, merong N95, and P1, P2, and P3. No? So, bawat mask ay may kanyang particular use. But more than that, ito yung malaking realization. No? So, if you will look at our screen, take note, hindi natuloy yung pumatok, pero hindi yung putok talaga na tapos na. So, yun yung nakakatakot dun eh. Parang merong kumbaga, anytime, pwede siya sumabog eh. Mm-hmm. And if you will look at the graph, no, at the map, so take note, ang laki pala ng area nito. No? So I'm living in Los Baños, pero kapag magkaroon ng isang malaking pagsabog na naman, eh, pati pala kami, pwedeng madamay. So if you will look at 20-kilometer radius, ang dami nasasakupan yan, from Cavite, Laguna, Quezon, and Batangas. And take note na ang Calabar Zone, pagdating sa broiler, siya ang number 2 region in terms of contribution sa national production. It's around 14.53% sa broiler siya. If we will look at Batangas alone, no? So out of 1.8 million inventory ng broilers, so 101,000 at any given time ay nasa Batangas. It's around 5 to 8%. Pagdating sa layers, ito yung mas malaki. No? So, Calabar Zone is the major contributor ng egg in the Philippines and it accounts for around 36%. And Batangas alone, 120,000 out of 533. So, it's around, 120,000 ng 533. So, that's around 20% ng national production. Kung tatamaan ng, kung puputok, huwag naman sana, pero kung puputok ulit ang Taal Volcano, napakalaking impact niyan pagdating sa food supply ng Pilipinas. Pagdating sa swine, so Calabar Zone, same with broiler and layer, it contributes around 12.35, so second largest region in terms of production. And Batangas alone will account for 174,000 pigs, or roughly around 5% din ng national output. Anong mga realization dito? Mamaya, with regard sa COVID na rin, majority ng ating, kahit kami, no, sa
private person, mukhang kailangan mag-diversify. Kasi if you pull all your farms and business in this area and anytime in the next 100 years, eh, baka pumutok si Tal, risky yun, no? That's why some farms, they're studying to put up operations in Northern Luzon, particularly sa Isabela Cagayan. Especially kung mabubuksan na yung bagong expressway, no? So it's very good pagdating sa reduction ng transportation costs. Kasi alam natin, Isabela Cagayan, eh, siyang grain basket ng Pilipinas, no? So mga corn and other feed ingredients, eh, dito tinatanim. And second, at least mas malayo sa risk ng natural calamities, particularly with regards sa volcanic eruptions. So I think ayun yung pinaka-gis ng mga lessons na natutunan natin kay Tal as a private person. Yun nga, kung ako ay magpapatayo ng aking property, so mukhang aside from Calabarzon, eh, mukhang maganda rin magtingin-tingin sa ibang area kasi we'll never know, no? Anytime baka pumutok ito ulit. Pero wag naman sana. Tama po, huwag naman sana. Eh, so maraming salamat po, Dok, sa update natin sa talan. With regards to AESAT naman po, nabanggit nyo rin kanino, which is very, ito yung matinding outbreak din ito sa nangyari sa Pilipinas bago itong COVID-19, ano? Kawai. So, pwede nyo po ba kaming bigyan ng mga ilang updates po regarding AESAT? Okay, so after Taal Volcano, isa sa mga major problems na na-encounter ng ating mga vets sa field, of course farmers din, eh, continuing ASF outbreak. But to be able to discuss kung ano nangyayari sa Pilipinas, pati man tayo sa global. So ano bang situation ng ASF sa global industry? No? So global ASF situation, if we will look at the map, no, basically mukhang deteriorating yung situation and talagang kumakalat siya. So from Europe, originally from Africa, kaso through game, hunting, no? Hunting ng mga wild boars, unfortunately, napunta sa Europa, and through wild boars then, and other transmission routes, particularly tourism, saka yung mga swills, no? Yung mga contaminated meat, ay nag-spread particularly sa China. And then from China, kumalat na sa ibang parts ng Asia, particularly Southeast Asia. And unfortunately, tinamaan na tayo. From the Philippines, so continues yung cases, no? So other parts ng Southeast Asia, may mga cases na. If we look at this figure, so sa Pilipinas, eh, around 27 or 23 provinces eh, meron ng cases. China is 100% ng China eh, may cases. Same din with Vietnam. And other provinces, escalating din yung situation. Now, some notable developments in the last 6 months, yung major na nabago is actually yung compartmentalization. Kumbaga, eh, bawat provinces or areas na may outbreak, eh, kinolor code na ng ating gobyerno. Primarily to prevent further spread ng problema. So, sa March or around February na memo ng BAE, so every now and then, nagre-release sila ng listahan ng bawat probinsya at anong color code niya. So ito yung most recent version ng color map. This was released noong 17 July 2020. If we will look at the trend, no? So mukhang buong Luzon eh, yung problema with regards sa virus. Luckily, Visayas and portions ng Mindanao ay green pa tayo, no? Sa bagong protocols ng government, so basically, kapag ikaw ay nasa free zone o walang cases, so you can move your animals, provided na may tamang permit from the government, to any regions in the Philippines. Pag ikaw ay red, so pwede mo lang i-market ang iyong product or i-move ang iyong product from either sa red zone din, ng mga probinsya, or sa buffer zone, kulay pink. Kapag ikaw ay yellow, so pwede mo ibigay sa light yellow or dun sa pink and red. So basically, it's more of a, aside from preventing the disease, spread ng disease, ang naisip din dito is yung how to prevent yung losses pagdating sa economy, no? Kasi mahirap kumuha. Actually, ASAP, more than the disease itself, ang malaking problema dyan is yung marketing, no? Kasi mahirap before, no, nung nagkaroon ng ASF outbreak, talagang natrap ng ating mga baboy. So, yun yung isa sa mga malaking learnings that time. Kaya na-invento itong
color code. May tanong ka. Okay. Sorry. So, Doc, with regards naman dun sa pag-control ng ASF sa bansa, ano? Since meron tayong mga lockdown protocols or community quarantine protocols, so, ito bang mga quarantine protocols natin na ito ay nakatulong sa pag-slowdown ng spread ng ASF? Okay, very good question. Actually, if you will read the news and articles, mukhang merong kahit paano malaking naitulong yun sa pag-slow down ng spread. Kasi kung healthy nga nababoy, hirap na hirap makatawid during the initial declaration ng lockdown sa COVID, lalo na kung may sakit ng baboy. So medyo nagigpit ang gobyerno and ang mga checkpoint, actually mga military personal na, kaya mga police, no? And kahit kami na veterinaryo, although may IATF permit kami, medyo mahirap talaga makapunta sa mga probinsya. In a way, naging helpful yung ECQ lockdown, no? Sa pag-slow down ng ASF. Unfortunately, nung from ECQ, naging MECQ, MGCQ, and nagkataon na siguro, after dati mukhang may resurgence ng ASF cases. Kung babasahin nga natin yung mga recent news in the last 2 weeks sa Laguna, di ba? Yung mga farms na tinamaan na rin. No? So, which is quite unfortunate. Naging challenge talaga siya, especially din sa mga backyard farmers natin. Actually, Doc, another question sa at nagaling sa ating mga kabantay, eh kung yung bang mga backyard swine farmers ba natin ay meron pa bang chance ng or lalo especially yung mga tinamaan ng ASF, eh mayroon pa ba silang chance na makabalik sa pagbabago? Very good question. If you will look at this map, no? Yung ASF unang na-detect around September, August-September, and based sa protocols ng government, 3 months after the last case, pwedeng mag-repopulate, provided na may procedure yan. Particularly, paggamit ng mga sentinel pigs, and pag walang cases, then pwede mag-full blast na repopulation. And kung August last year, actually may mga farms na, no? Especially sa Central Luzon, North Luzon, ang nag-e-start, mag-try, mag-repopulate following the government mandated protocols. Now, in relation sa iyong question, since ASF is an old disease, so 1930s, 1920s, yung mga unang cases, no? But first time niya kasing kumalat talaga in other parts of the world, particularly Pilipinas, kaya mayroon tayong mga bagong natututunan sa virus, no? Now, with regards sa repopulation, take note na looking at this diagram, in order to properly repopulate, sabi nga nila, para makapag-repopulate, dapat tama yung depopulation. Kasi kung hindi ka nag-depopulate properly, napakahirap mag-repopulate. Primarily, looking at this diagram, no? Kung hindi ka nag-depopulate, so may mga pwedeng survivors kasi sa herd na pwedeng pag na-stress, pwedeng mag-shed ng virus at magkaroon ng panibagong outbreak, no? That's why, initially, no? Nung unang wave ng ASF cases, ang mandated protocols ng government all over the world ay complete farm depopulation, wherein pigs in the infected herd and surrounding farms should be culled immediately. Now, meron dalawang farm yan, pwedeng gradual, so step by step, and pwedeng full blast. So one time, big time, lahat i-eradicate. Now, from there, especially in China, no? So in China, since short talaga yung mga baboy nila, their government may second na options pagdating sa control strategies, and ito yung in-implement ngayon ng some farms doon na ayaw mag-complete farm depopulation. Ang tawag dito is pat elimination or pulling the tooth. So ano ibig sabihin yan? So in case ang isang herd ay pinamaan ng ASF, so imbis na yung buong farm ay ikakal, in this strategy, i-identify lang kung sinong particular pig yung positive, and all the pigs around it ay ikakal. So parang surgical precision na i-eradicate kung sino lang sa operations yung may tama. So looking at this diagram, no? So for example, may case tayo dito sa gestation pen na ito. So using spot elimination, lahat ng pigs around that, pay either 2 pigs from the right, 2 pigs from the two stalls, from the front, back,
left and right or pwedeng 3, so depende sa farm, tatanggalin yan. Pag pinanggal, may proseso din yan, no? So bawal, kumbaga dapat ma-prevent yung spread ng virus. So feces, urine, blood, and other secretions from the pig, kailangan pag inalis yung baboy, eh hindi kakalat sa hallway. No? So iba yan talagang iba yung tinotorch pa. So imbis na basahin kasi kakalat yan pag binasa. So ginagamit yung mga torch or flame thrower, no? So talagang to make sure na patay yung virus. Now, unfortunately, to be able to do this, kailangan ng massive testing. So parang COVID din lang. So dapat may mass testing. And in other countries, so advanced ang kanilang diagnostics, no? So napakarami ng mga available diagnostic kits na validated ng OIE. So nasa screen natin. So maraming technique, pwedeng antibody, pwedeng PCR, but for this case, na spot elimination, kailangan ay PCR-based, no? Kasi we have to detect the antigen. And with regard to ASAP diagnostics, recent data shows na more than the blood, no? So actually, dati blood ang magandang sample for ASAP PCR, but through experimental infection, nakita na natin ng expert na aside from blood, magandang sample ang oral fluids. Either through swab or rope technique or kukuhain talaga using sophisticated device, yung laway. And based on experiments, 3 days bago magpakita yung virus sa dugo, ay nasa laway na. So the good thing dito, hindi natin kailangan mag-collect ng blood. Kasi technol, pag nag-collect tayo ng blood, tutulo yan eh. Hindi naman basta-basta titigil yan. So in a way, it's a good procedure then. It's not so expensive and pretty much it can prevent yung further spread kung meron tayong positive na pig sa isang farm. About sa repopulation protocols, maraming technique ang available. And in the Philippines, ito yung recommendation ng ating PCSP. And this is slide from Dr. Max Montenegro. So basically, to be able to repopulate properly, so may tatlong major steps. So of course, cleaning and disinfection. Automatic yan, no? And after cleaning and disinfection, we have to check using different diagnostic techniques. Mas maganda yung PCR-based, medyo may kamahalan nga lang. To ensure na after cleaning and disinfection, walang natirang virus dun sa farm. In case walang natirang virus dun sa farm, then we can proceed with the sentinel pigs. No? Normally, in a 3 to 4 months na procedure. So, general guideline, 10% ng herd. But may question yan, 10% ng herd o 10% ng house? Kung maraming houses. No? So, may iba't ibang approach na kung paano gagawin. But at least 5 to 10% ng original population. And anong age? So, ang minimum guideline is at least 3 to 4 months of age. Kung nag-sentinel pigs ka, and through diagnostic test din, no? Walang pig na na-infect, then it may mean na mukhang clean na yung farm. So, kung nakalusot yung sentinel pigs, ASAP negative, then the farmer can proceed with the repopulation ng farm. But kung positive pa rin, then back to start ulit. So, hopefully, may mga, sa other countries, no? May mga farms na successful, pero may mga farms din na hindi successful. But again, to be able to repopulate, dapat nag-depopulate tayo ng tama. Kasi kung di tayo nag-depopulate ng tama, at from the previous survey, mayroon pa mga survivors, medyo delikado yun. Kasi anytime, baka mag-shed ng virus yung previous herd. Thank you sa sinabagin niyo pala yung repopulation to. Thank you po. So, since ang ASF ay virus, ang tanong lagi ng nakararami po ay kung meron bang magiging vaccine ang ASF or ano na po ba balita sa ASF vaccine? Okay, so ASF vaccine is a game changer. No? Kung makakagawa ng bakuna, malaking tulong yan para sa ating mga farmers. Mm-hmm. Now, more than 40 years na tinatry ng mga experts na gumawa ng bakuna for ASF. Kaso medyo malupit talagang virus. Sa ASF, number one, napakarami yung genes encoding for numerous or more than 100 proteins. Ang problema, anong protein yung magpo-provide ng neutralizing antibody
para ma-prevent yung replication ng virus. So, yun yung medyo mahirap eh. Hindi pa nila makita talaga. Kaya minsan nakaka-develop naman sila kaso may mga side effects na nilalagnat yung baboy and other mild signs. No? Right now, may dalawang groups. Actually, maraming nagtatry gawa ng bakuna. And right now, dalawa yung leading. So, isa from China. And based on their trial, no, China says clinical trials show African swine fever vaccine is safe so far. The Three Harbin Institute, in collaboration with another university abroad, yung pangalawa naman ay sa Pirbright Institute, no? So, sa Pirbright, ang kanilang approach naman ay recombinant. Eh. So, using one particular virus, insertan nila ng genes from ASF. Actually, walong genes yung nakita nilang potential vaccine candidate. No? Sa Harbin naman is basically attenuated virus. Eh. So, live attenuated virus. So, magkaibang approach. But hopefully, sana naman ay maging successful sila with their research. Ito isang challenge pa dito sa ating news, yung pag-report ng ating mga farmers sa industriya ng, say, for example, kung mayroong clinical signs sa farm nila. So, ano kaya yung mga pwede nating maitulong sa, or information na pwede nating ibahagi sa ating mga kabantay upang sila ay mahikayat na i-report yung anumang clinical signs na maka-observa nila sa kanilang mga alagang hayop? Very good. To be able to control the outbreak properly, ang fundamental step is actually early reporting and surveillance. And ang problema sa ASF, sa simula, eh, ano siya eh, kahit yung unang clinical sign niya is actually ano lang, inappetence, lethargy, off feeding, which is very much common with all other swine diseases. Yung nakikita natin sa libro na nagkakaroon ng pula-pula. So, pag nagkaroon na ng ganun yung baboy, late na yun. So, ibig sabihin na yun, nakakalat na yun sa farm. So, initial sign is actually very mild and very common. No? Now, pagdating sa reporting, so to be able to properly report, so kailangan ng proper diagnostics. And medyo may kamahalan ng mga kits available. And the government's trying its best na ma-provide yung testing free. Yun nga lang talaga may lag time eh. Kasi imagine nyo buong Pilipinas itatest natin for ASF. But with regards to reporting, actually in any disease outbreak, yung pinaka sabihin natin na way to be able to convince or encourage our stakeholders to mag-report is actually indemnity fund. So kung may pondo na pag nag-report sila yung kanilang stock, babayaran ng gobyerno either at least break-even price. So kung ako yung farmer, re-report ko talaga. Kasi anong sense na hindi ko i-report, alam ko mamatay siya sa ASF, no? And during the initial outbreak, ito yung ginawa ng government natin. No? But ang naging problema, may limitations kasi sa indemnity fund existing. So, although nag-increase na, from 3,000 to 5,000 pesos per pig, which is a good price. No? But ang problem, kaya yung iba medyo hirap din mag-report kasi limited lang sa backyard farms. So, kung ikaw ay commercial, hindi ka qualified for the indemnity fund. So, anong sabi ng backyard farm? So, under the definition of terms ng ating government, ito ay may mga pigs na less than 20. So, kapag more than 20, yung baboy na 20, yun lang yung pwede mong kuhaan ng pan. So, kung ikaw ay ito naman, ikaw ay 400 sow level, so malaking losses talaga. So, ayun yung isa sa mga limitation ng ating situation right now. No? Kaya, medyo mahirap din yung pag-control natin ng cases. Pero, Doc, ito ay applicable, sabi nyo nga, applicable sa mga backyard farms. Pero, kanina, na-discuss nyo rin yung about sa spot elimination. So, ayun. Yun siguro yung magagawa ng mga commercial. Ah, so tama ka dun. No? So magandang alternative yun. Yun nga lang China pa lang ang allowed na gumawa nun. Because they were given the authority or permission by their government. Now, sa Pilipinas, ang number one protocol pa rin is mass culling. So we will never know in the future kung baka sana naman wag. Pero kung di talaga makontrol yung pagkalat, so may other option na spot culling. Now, kasi sabihin natin na again, matagal na yung virus pero ngayon lang kumalat in other parts. So basically parang new share rin eh.
para siyang emerging disease. So ngayon pa lang natin natututunan yung mga properties ng virus. And based sa ating field experience, hindi siya katulad ng kinakatakutan natin sa libro na pagtumamay mabilis. So it's a highly contagious virus, pero yung kanyang spread hindi ganun kabilis. No? Kung ma-detect immediately yung mga baboy na may signs at natanggal siya ng maga, pwedeng mapigilan yung pag-spread sa isang farm. So, dahil yung principle ng selective culling, yung spot culling. So, hopefully, no? We'll never know, but again, it's another option na ina-apply sa China to be able to control ASF. So, at least clear tayo doon, nasa China pa. So, hindi pa applicable sa Philippines. Hmm. So, Dok, lipat naman tayo ng species. Naging issue rin sa Philippines is yung outbreak ng avian influenza sa Mesilla. So, ano po kaya ang masasabi natin ito sa updates? Any updates po sa avian influenza? Yes. Nung bago nagkaroon ng declaration ng March 2020 ng COVID, naunang nag-press con si Secretary Gar announcing nga yung detection ng H5N6. Sa high-end, may Mesilla, particularly sa quails. No? Kung re-review natin noong 2017, ito rin yung area na tinamaan ng H5N6, particularly sa quails din. No? Bakit? Kasi maraming quail farm sa may Mesilla, no? And sa hierarchy ng poultry species, actually, pinaka-sensitive sa any viral disease at all is quails. Kahit simpleng lasota vaccine na halos no signs sa poultry kapag may bigay, very mild signs sa quails, may chances na some quails pwede silang mamatay kasi ganun sila ka-sensitive. And next to quails, ang next na medyo based sa ating mga field observation na laging susceptible ay layers followed by broilers. Yan dulong-dulo yung broiler breeders. Primarily kasi napakahigpit ng biosecurity sa mga broiler breeder facilities. Luckily this morning, nag-announce si Secretary Dar na nasolve na yung avian flu sa Jaen in Mesilla, no? So which is very good news. And hopefully, wala nang panibagong mga cases. So kung may cases man, hindi kakalat, no? Makontrol agad. Now, as we mentioned, yung 2017 na tama ng Pilipinas sa H5N6, when this year H5N6 din. No? So ang question ni bakit H5N6? So what is H5N6 avian influenza? H5N6 is basically a variant or recombinant strain from H5N1 noong 1997. Yung original na H5N1, nag-mutate kasi siya, nag-mutate. And starting 2014, nag-emerge si H5N6. And this was first reported actually in Laos in March 2014. No? And from Laos, na-detect siya sa Vietnam, and from Vietnam, na-detect siya sa China. And from China, nag-spread na siya in other parts of the world. Now, H5N6 is actually the new H5N1. So, yung H5N1, ano na siya? Sabihin natin na obsolete na. So, yung mga majority ng cases ngayon is H5N6 na. Yung H5 yung magluto niyong variants. So, yung mga variants. Now, basically, H5N6 is a triple resortant virus. So, siya na yung poster boy ngayon ng AI. Now, pag sinabing triple resortant, basically, tatlong virus ito na na-recombine. So, we have the original H5N1 no, na-detect noong 1997 na nag-recombine sa H5N2. And after H5N2, ay nag-recombine naman kay H6N6. So, we're giving rise to the field H5N6 na again, unang na-detect sa Laos. Now, from China, nag-spread na in other parts of the world, particularly sa Korea, sa Japan, Vietnam, and of course, in the Philippines. Now, since 2014 to 2020, there were around 1,148 outbreaks reported due to H5N6. And sa Pilipinas, meron tayong four reported outbreaks kung makikita natin sa screen. And out of 1,148 outbreaks, this resulted to around 28 million dead birds na kailangan ikal or i-depopulate. Regards sa question mo kayo na, so anong future ng AI in the Philippines? Now, for me,
The main problem kay AI kasi napakarami niyang vector or reservoir. And take note, ang mga migratory birds, they can carry the virus without showing any clinical signs. And looking at the graph, no? So actually, maswerte ang Pilipinas na from 1997 and 2017 lang tayo tinamaan. So that was 20 years after, no? So kumbaga, tayo ay isa sa mga last of the Mohicans. But looking at the graph, no? So looking at the graph and considering na napakarami niyang vectors, ang personal opinion ko dyan, so AI might be here to stay. From time to time, pwedeng magkaroon ng cases, pero ang key dyan ay sana makontrol again. Huwag kakalat kasi tingnan niyo yung graph, no? So paano natin makokontrol yun? The main problem, so we can do much sa ating farm, no? We can enhance our biosecurity, we can enhance our cleaning and disinfection, so we can do a lot pagdating sa domestic poultry. But yung mahirap kasi yung wild birds, so we are not allowed to do anything sa wild birds kasi against yun sa OIE. So parang yung boxing, di ba? So ang kalaban mo, pwede kang suntukin, pwede ka doon siya pwede suntukin. So after 12 rounds, yung manalo. Yung ibon, no? So, ayun ang problema kay AI. So, ayun pa yan, sir, your question. Yes, Doc. Thank you very much. So, may mga ilang mga events pa ba ngayong 2020 na naka-apekto ng maluba sa ating industriya ng livestock? So, again, tayo first 7 months pa lang ng 2020, but what the year it has been, no? So, after TAL, then we have ASF, then we have HPAI, and during those, ano, January, tayo gawa ng research project, tayo nasa London, eh, nung mga panahon na yun. And ang worry namin dun, eh, baka hindi kami makabalik ng Pilipinas kasi sumabog si TAL Volcano kasi naka-cancel ng mga flight. But when we were in London, nung January, ang main issue sa kanila ay Brexit. So that was the time, January 31, no? So it's a Brexit day wherein UK will leave the EU. And during that month, meron tinatawag na Megxit. So si Meghan, saka si kanyang prince na husband, nag-abdicate ng kanilang responsibility. But anong relationship niyan sa livestock and poultry? So of course, although sa research ito, no? So actually UK government is very much galante yan pagdating sa research funds. Kaya nang gusto nilang mga research international collaboration. So for example, right now, so we have ongoing collaboration sa UK through the Newton Fund. No? But with Brexit, mukhang kailangan nila streamline ang kanilang research budget. Kaya maraming research budget ang mukhang may lalagay muna sa sideline. Ayun yung isang epekto niya sa livestock and poultry pwede rin sa Pilipinas. So right now, marami silang pinapandang research sa Pilipinas. And hopefully, sana mamatapos. Now, around March, so very once in a lifetime experience, yung oil price crash, no? Na sa futures, actually, kailangan pong minus yan eh. So, kailangan pong magbayad para lang maibenta mo yung oil. Brita, di ba? Para lang bilhin mo yung oil ko, babayaran mo ako. So, parang baliktad, no? So, negative ang rates. Primarily, gawa ng hindi nagkasundo ang Russia and ang Saudi Arabia pagdating sa pag-cut ng oil. Now, in a way, it's very, may positive effects naman yan sa economy, sa livestock and poultry, especially sa mga transportation, kung mababa yung cost ng petroleum. But in a way, hindi rin maganda eh. So, low demand for oil is a good news kasi it could cause financial crisis. No? Without COVID, malaking problema yan. Particularly kasi maraming oil companies ang pwede mabankrupt. At kapag na-bankrupt sila, maraming banks na exposed sa ating mga oil companies. So, pwede mag-trigger another Lehman Brothers na unfortunate experience. Now, we have the escalating ng trade war ng US and China. Lalo na ngayon, gawa ng the United States, they are pinpointing China as the one responsible for COVID. So, mukhang merong parang cold war na nangyayari, no? Hopefully naman yung wag mag-escalate. And then, we have the protest sa Hong Kong. So, Hong Kong ay parang naging proxy war. And mukhang, yun nga, the end of Hong Kong. So, with what's happening, malaking impact din yan sa Pilipinas, particularly majority ng ating OFW na sa Hong Kong. If something bad happened kay Hong Kong, so, ating OFW ay kailangan bumalik. And nakakalungkot yun, no? And we have the George Floyd protest. Recently lang, gawa ng, as you all know, no?
Pero ang great learnings dito ay yung impact ng social media. So same sa livestock and poultry, isang maling pagkakamali mo lang or lapse in judgment, then nakuhaan ka ng cellphone, napakalaking impact niya. Kaya kaya branded na company, so napakalaking impact niya. No? So with the new era, pagdating sa social media, no? So livestock and poultry especially, so animal welfare, animal rights group, no? Pag magmalaki kanilang threat sa pagdating sa social media. That's why we, kahit walang nakatingin, dapat yun lagi tayong trim and proper pagdating sa ating mga activities. Of course, there's the impeachment ni Trump na hindi naman nag-progress. And unfortunately, si Kobe Bryant, ano? So pag-uwi ka, kasi sa kanya helicopter mamaya. So, ano, hold on ng jeep, no? So, ingat sa iyong helicopter. And then, shutdown ng ABS-CBN. Kabutin lang, hindi ka nag-artista. Ayaw. And then, ito ang pinaka main event for 2020 is COVID-19. Ayun, ang tingin ko mga other notable events na nangyari. In the first 6 months pa lang yan. Meron pang second 6 months. Kaya masasabi talaga natin na what a year it has been talaga. Oo nga eh. So, on the books. Sobrang tindi na talaga ng naging epekto. Pero sa kabilang banda, may mga good news katulad ng nabanggit ko kanina. So may mga funds pala tayo for research. Got funded ng Tula Newton Fund. So hopefully, along the way, mas marami pang good news in 2020. So Doc, another question from ating mga kabantay. So how did COVID affect the livestock and poultry in the Philippines? So during ECQ setup in the country, national transport is limited. So this also hampered the transport of farm inputs, which includes vaccines and other medicines. The next question would be, what was the effect of this on the performance of the animals? Okay, very good question. This is through Delta Man. No? So prices ng broiler in the last 5 years, monthly, no? From January to June, yung second half din natin sinama kasi napakahaba. But if we will look at the statistics, so values, no? So during the time ng declaration ng COVID lockdown, napakalaking naging epekto niya pagdating sa prices ng broilers. No? The price collapsed as low as 30 pesos, yung ba 30 pesos na per kilo. And although nagre-recover na ngayon, June, July, but March, April, May, talagang napakabagsak ng presyo ng mga manok. And surprisingly, kung babalik ka sa 2017 na August, no? That was AI problem. So hindi ganyan kalaki yung naging impact ng AI. Compared to AI, mas malaking impact yung COVID pagdating sa collapse ng prices. Now, bakit? So, pagdating sa Pilipinas, of course, we have different market chains sa pagmamarket ng manok. So, actually, 40% ng market natin is HRI. Yung hotel, restaurants, and institutional buyers. And 60%, ito na yung either live or sa wet market or supermarket punta. No? Unfortunately, because of the COVID lockdown, so by yung bill na na-approve ng Senate, giving the president the authority to govern the Philippines, part nung isa sa mga aspeto nung regulations is, of course, you have the ECQ, MECQ, and so on. No? But ang pinaka-impact nito is indefinite closure ng ating fast foods, restaurants, HRI, and then limited access to wet market, supermarket sa LGU, no? To be able to contain the spread ng virus, so nagkaroon ng ating event scheme. So sa isang palengke, pag-ad, ito ng barangay na to. Kunwari kami sa Los Baños, every Tuesday, Thursday na kami pwede ng palengke. No? And shorten ng operating hours. And during the initial declaration ng ECQ, pati yung mga dressing plant na ipasara. And as well, no, ganyan, no? So transportation problems resulting to bottleneck pagdating sa delivery ng farm inputs and finished products. Shortage na rin ang labor kasi walang jeep eh. And hirap ang mga middleman kasi may mga roadblock along the way. Now, with all of this, kaya bumagsak. Of course, napakaraming reason, pero ito yung related kay COVID. Now, yung sa second question mo, no? Anong relationship ng low prime gate prices, diba? Due to roadblocks sa health. Now, ito general, not necessarily related sa COVID, but any event na bababa ang low
mababa yung farm gate prices, ito yung nangyayari sa mga farms. No? So kung mababa ang farm gate prices, so definitely kung ikaw ay farmer, i-slow down mo yung pag-harvest. Hoping na kahit paano ay tumaas yung presyo. Now, sa consequence, nagiging oversize yung mga manok. So nangyari din ito sa COVID. Yung iba nga eh, ang nangyari sa fields ay hindi napagandahan eh. Pabagalan, lumaki. Kasi 28 days na harvest mo na. Problema, di mo ma-harvest kasi naka-lockdown. So, maintenance pigs na lang kasi mamamatay lang yung manok kung lumaki ng lumaki, di mabeta, may heatstroke. Especially summer yun. And yung mga nakatay naman, dahil hindi naman may labas sa palengke, so tumataas yung inventory sa cold storage. Now, kapag matagal sa cold storage, of course, food safety problems, especially kung di ganun kaganda yung storage condition. Pagdating sa oversized birds, pag malaki yung manok, so hindi rin maganda yan, no? Primarily heat stress, lameness, ventilation problems, no? Pwedeng mamatay yung manok, and other similar effects pagdating sa production. So kung pangit ang ventilation kasi crowded na sila, overstock na sila, so mga respiratory problems darating na rin, problems sa litters, so pwedeng magka-diarrhea manok and so on. Actually, a plethora of diseases can occur kung hindi ma-harvest ng appropriate age ng ating mga manok. And in the same way, no? So kung nag-extend ng cycle yung farm, so hindi sila makakapag cleaning and disinfection. So masisira yung downtime. So kung walang downtime, magpa-party yung mga viruses and bacteria from the previous flock. And in the same way, kakaunti yung maglulog. Kasi bakit ako maglulog kung manlulugi na ako? So as a consequence, bumababa yung chick. Day-old chick prices. So, dahil mababa yung day-old chick, yung iba nga, during COVID, naglulunod na lang or nagkakal na lang ng mga bagong hatch kasi walang gustong bumili. No? So, kung walang gustong bumili ng sisiyo, so bakit mo isasalang sa hatchery? So, yung iba ginagawa iniipon na lang muna sa storage sa hatchery. So, tataas yung storage time sa hatchery. Kung tumaas yung storage time sa hatchery, normally dapat 5 to 6 days. Not more than 6 days, may ilagay mo na yun. Pero kung umabot ka ng 14, 18 days, so bababa yung hatchability mo. So papangit din ang chick quality. And pag pangit yung chick quality, sumusunod mo yun pagdating sa farm. No? So yun doon ang mga epekto pala sa performance at sa ng ating mga animals at saka ng, sa presyo. Oo. So yun yung main factors yung nagka-contribute sa health at sa presyo. But aside from that, so some other factors na talagang masakit sa ulo, especially sa mga malalaking farms na operating in different provinces. So yung inter-island transport ng hatching eggs, yung mga breeder natin sa Mindanao na nagsusupply sa Luzon, so medyo mahirap kasi walang aeroplano, walang barko. That's why although tama yung maganda yung breeder performance, pero dahil delay yung pag-transport sa Luzon, so pangit yung mga hatch. In the same way, sa mga malalaking farms na supplier ng parent stocks, na yung PS nila ay galing abroad, yung iba ay galing pang Europe or Australia, dahil walang aeroplano, so hirap din makakuha ng PS. Same is true with vaccines and medicines. Kasi majority ng vaccines natin, ang warehouse niya nasa Laguna, either Cabuya or Santa Rosa. Yun nga lang, during lockdown, so may local weather supply kung saan may naka-warehouse yung mga bakuna. Pero sa mga areas gaya ng Mindanao, nagkaroon naman ng local shortage. And take note, kung na-delay ka ng bakuna, so may mga repercussions yan pagdating sa health. And level ng protection ng vaccine, no? Kung di may bibigay agad. And same way din, no? So feed supply problems, raw mat problems, as mentioned kanina, so majority ng corn natin ang galing sa region 2, region 1. Unfortunately, nahaharang during the initial outbreak ng COVID, so hirap yung mga truckers natin kasi bago sila makapasok ng isang probinsya, so kailangan mag-quarantine ng 2 weeks, pabalik another 2 weeks, so isang buwan yung mawala. Sa kanila. And pagdating sa mga vaccinators, yung gawa ni COVID, so hirap makahanap ng mga taga-bakuna. Especially yung mga third-party na vaccinators. No? And yun nga, social distancing sa farm, social distancing sa hatchery, sa dressing plant, so paano papatupad. Problem with waste disposal, particularly dahil nag-lockdown ng Bica, Baguio, no?
at Benguet, kung saan majority ng ipot ng manok ay doon dinadala si fertilizer. So nagkaroon ng naipon yung mga waste sa iba't ibang farms. So hindi nila nalinis properly yung mga farms. So malaking problema yung silt. And as mentioned again, roadblock and restriction in transportation. And hanggang ngayon, no, may mga barangay na yun talaga magpapasok. Unless meron kang medical certificate. Isa sa mga critical na tanong to, eh, kung kailan ba matatapos itong mga challenges na ito or meron ba tayong indikasyon kung kailan? Ayun. So, unfortunately, wala tayong crystal ball. But let's see kung ano yung current situation ngayon. No? So, and then from there, at least we can devise strategies on how to go forward. So, as of this morning, so ito yung real-time updates on the number of cases ng COVID. So right now, almost 15.6 million cases worldwide and 635,000 deaths. Actually, sabi nga nila, mas malupit pa yung COVID kaysa nung World War II on the point of view ng mga Americans kasi mas maraming namatay sa US. Due to COVID than due to World War II, no? So, ganun kalapit yung naging problema. And actually, Philippines ay nasa top 20-30 bracket, no? So, unfortunately, continues ang cases natin. And if you will look sa Pilipinas, no? So, ang primary purpose ng lockdown is to flatten the curve. Unfortunately, mukhang tuloy-tuloy pa rin yung curve. Sabi nila, bending the curve. Okay mga kabantay, so dito muna natin puputulin ang first half ng ating episode. Sa mga tanong, sa mga questions na gusto nating masagot, pwede niyong i-comment down below. So basta huwag niyong kakalimutang i-like yung video at mag-subscribe. And then i-hit niyo na rin yung notification bell para mag-updated tayo sa mga susunod pa nating episodes. So pwede niyo rin kontakin directly si ProMax, so nandyan sa description below. Okay? Maraming salamat mga kabantay. Sa susunod ulit.